isa ka bang senior citizen dito sa Pilipinas, paano mo ba ma-avail ang social pension monthly na 1,000 pesos? Yan ang ating aalamin sa video na to. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka palang dito and nais mo ang mga informative content na ginagawa ko po dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na to. Sa video na to mga ka-vlogs ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kayo maka-avail or makatanggap, makakuha ng social pension para sa ating mga senior citizen dito sa Pilipinas. And of course, uunahin muna natin itong qualification. So, ang qualification lang naman, napakasimple lang dito sa pag-avail or paano makasali sa social pension. Kailangan po ay kayo ay qualified or certified na senior citizen na may edad 60 years old pataas. So, base po sa ating saligang batas na naglalayong ang senior citizen ay kinakailangan may edad 60 years old pataas. So, napakadali lang no, ng qualification. So, ibig sabihin, kung hindi ka pa naka-60, kahit 59 ka pa ngayon, no, magsi-60 ka next month, hindi ka pa senior citizen. Antayin talaga na mag-60 years old mga ka-vlogs. So, merong tinatawag na eligibility or criteria mga ka-vlogs kung paano nga ba maka-avail dito sa social pension. Kasi hindi ibig sabihin na 60 years old ka na ay automatiko na makaka-avail ka sa social monthly pension ng DSWD for senior citizen. Kasi meron tayong pagdadaanan na criteria na dapat nating mapasa or maipasa mga ka-vlogs. Unang-una, ang social pension ay para lamang sa mga frail or sickly or with disability. Ibig sabihin, yung mga may iniindang karamdaman, may mga sakit, or merong mga disability, gaya po ng mga PWD, no? So, when you say PWD, hindi lamang sa physical na mga tawag nito na kakulangan, gaya po ng amputated or wala ang ibang parte ng katawan, kundi maging din po sa may problema sa pandinig, may problema po sa pang-amoy, ayan, considered as this ability po yan mga ka-vlogs, or considered as member sa PWD persons. Pangalawang criteria naman para mapasok ka dito sa social pension for senior citizen ay kailangan po wala kayong tinatanggap na pension mula sa SSS or GSIS or any na mga pension na nagmula both government or private agencies mga ka-vlogs. Ibig sabihin wala talaga kayong ibang natatanggap na monthly pension. So, isa yan sa kriteriya dito sa DSWD social pension for the senior citizen. So, yung may mga pension na ni SSS, retired na kay government at meron ng GSIS pension, no, ayan, hindi na kayo kasali mga ka-vlogs, mga veterans natin, hindi na po yan kasali sa social pension. Panghuling kriteriya, yung mga walang permanent na source of income, compensation or financial assistance from relatives to support their basic needs. Ibig sabihin, yung mga walang trabaho, walang mapagkukunan na mga pera para pantustos sa kanilang pangangailangan, walang sumusuporta para makabili ng kanilang gamot, maintenance, or walang sumusuport from kamag-anak or mga anak, ayan, sila po ang isa sa qualified dito sa social pension. So, yun po yung tatlong criteria mga ka-vlogs. So, dito naman tayo sa proseso, paano kayo maka-apply dito sa social pension para masali po kayo sa listahan. So, kung meron ka na dun sa qualification,
na 60 years old and meron ka na doon sa criteria, no, kung pasado ka na doon, ang gagawin nyo na dito mga ka-vlogs ay ang isang senior citizen or yung kaniyang relatives or any of his authorized person mga ka-vlogs ay kailangan nang mag-submit ng one valid ID, photocopy or Xerox copy lamang mga ka-vlogs. Yung valid ID kinakailangan po merong naka-indicate na tinatawag natin na birth date kasi malalaman, para malalaman na tama talaga yung edad mo, senior citizen ka, na kailangan may birthday mga ka-vlogs doon sa valid ID. Usually naman, mga valid IDs dito sa Philippines, meron talagang birth date na naka-indicate siya mga ka-vlogs. And kung wala namang valid ID, ang isang senior citizen ay pwede po ang birth certificate. So ang birth certificate, malinaw naman sa birth certificate na nakalagay talaga ang araw ng kapanganakan or birthday mga ka-vlogs. So wala namang sinabi na ang birth certificate ay kailangan naka-PSA copy or NSO copy or bawal ang LCR copy. Ayan, basta kayo merong available na birth certificate, ayan, kung wala kayong valid ID mga ka-vlogs. And kung meron na kayo niyan, ay pwede nyo nang isubmit sa pinakamalapit na Office of the Senior Citizen Affairs or the OSCA dyan sa inyong lugar. Or pwede din isubmit sa City or Municipal Welfare Development Office or CSWDO, ayan, or CWD o mga ka-vlogs. So, pwede nyo dyan. Pamili kayo kung saan nyo isasubmit ang mga requirements na yan. And maghintay lamang po kayo sa confirmation na kayo ay nakasali na or nakalista na as beneficiary ng social pension ni DSWD. And of course mga ka-vlogs, ang matatanggap po ng isang senior citizen na beneficiary dito sa social pension, meron po siyang buwan-buwan na 500 pesos. Pero naipasa na po or naisabatas na po ang additional nito na magiging 1,000 pesos na po siya mga ka-vlogs. Well, in fact, dapat nagsimula na po ang distribution ng or pag-umpisa ng 1,000 pesos noon pang March 2023, no? So noong nakaraang March pa, dapat doble na ang matatanggap ng ating mga social pensioner mga ka-vlogs. Pero sad to say, wala pang budget until now. So let's wait kasi according naman sa ating mga mambabatas na pinagsisikapan nilang paghanapan ng pondo at maibigay bago mag tapos ang taon na ito 2023. So magantay-antay lamang tayo mga ka-vlogs. And ang schedule ng payment niyan mga ka-vlogs, hindi monthly. Do monthly yung pension, pero ang bigayan niyan or releasing ay naka-schedule as semestral. So ibig sabihin ng semestral, every 3 months 'yan makakatanggap or i-release. So meaning to say 500 times 3 is 15, or kung magiging 1000 na siya times 3, 3,000 na po yung per semestral nyo mga ka-vlogs dito sa social pension ni DSWD. And sa mga hindi naman qualified sa social pension kasi maraming nagre-reklamo kasi hindi sila kasali kasi do meron daw silang pension pero maliit naman, ang liliit, but hindi sila isali, mga ganun-ganun. So, huwag kayong mag-alala mga ka-senior citizen dahil ibibigay or makakasali po kayo once maisabatas na po ang universal social pension. No, sa pagkakaalam ko, batas na siya pero wala pa siyang pondo. So, hindi pa talaga siya implemented. So, pero sa social or universal social pension ay makakasali po lahat ng senior citizens. So, as long as qualified naman po kayo. So, doon na lang tayo babawi or mag-aantay mga ka-vlog. So, for now, this is for social pensioner or social pension beneficiary mga ka-vlogs. So yun lamang mga ka-vlogs, sana'y naging gabay ang video na to and sana'y natulungan po kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-comment sa comment section and nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo.
Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye! Mm-hmm.